Bago sa saksi, dalawang warehouse sa Bulacan na may ibebenta umanong hindi rehistrado appliances ang sinalakay ng Department of Trade and Industry. Ang nasabat na mahigit 9 milyong pisong produkto, delikado raw gamitin. Saksi si Jamie Santos. Matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang consumer, agad nagkasa ng verification, validation, surveillance at test by ang Fair Trade Enforcement Bureau o FTEB ng DTI sa warehouse sa Plaridel, Bulacan. Nakita ang mga appliance na ibinebenta online na unregistered, unsafe at uncertified o hindi dumaan sa inspeksyon. Ilan sa unregistered appliance na nakita ang washing machine, oven toaster, blender, electric fan, rice cooker at multi-cooker. Checking, nakita natin na hindi lang po yung rice cooker ang merong walang certificado mula sa Bureau of Philippine Standards. So, nakita po natin dun yung mga blenders, washing machine, electric fan. So, yun po. So, nakasama po siya doon. Mahigit 9.3 million pesos ang halaga ng appliance na nasabat sa dalawang warehouse. Pag sinabi po natin uncertified, ito walang PS mark. Ito walang ICC. Yung pong PS mark ay Philippine Safety Mark. Kung ikaw ay local manufacturer, gumagawa dito sa atin, kailangan kang kumuha ng permiso o lisensya sa BPS ng DTI. Ito po ang Bureau of Philippine Standards. At kung ikaw na may importer, dapat meron kang ICC, yung Import Commodity Clearance. Wala rin daw permit, lisensya at safety mark ang mga warehouse. Hindi raw ligtas at dekalidad gamitin ang mga produktong nakuha rito. Safety and quality po ang hinahabol natin dito. Nakakamura ang mga namimili online, nakakamura dahil imported, but yun po ang resulta. Unsafe at walang kalidad na mga produkto. Ina-imagine nyo, yung washing machine nyo, mga electric kettle nyo, mga panluto nyo, mga gamit nyo sa bahay, hindi kayo nakakatiyak, maiwan nyo, baka sumabog, baka sunog, baka pinsala sa buhay at ari-arian natin. So, delikado po. Sinelyuhan ang mga produkto. Hahakutin daw ito at ilalagay sa bodega ng DTI para gamiting ebidensya. Nag-issue ng violation ang ahensya sa may-ari o kinatawan ng warehouse. Maayos naman daw nakipag-usap sa kanila ang foreign national na may-ari ng warehouse. Handa naman daw siyang makipagtulungan sa DTI pero hindi na humarap at nagbigay ng pahayag sa media. Bago rito, isang warehouse sa Valenzuela City ang pinasok din ng FTEB na nakitaan din ng mga unregistered at uncertified appliance. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.